Troy, magandang gabi mula dito sa Laguna. Matapos nga makalusot sa House Committee on Economic Affairs at Ways and Means, ay lusot naman ngayong araw sa camara, sa Committee on Appropriations, yung Bayanihan 3. Sa Facebook post ni Majority Leader Martin Romualdez nitong Biyernes, ibinalita nito na lusot na sa House Committee on Appropriations ang proposed Bayanihan 3. Sa ilalim nito, may 1,000 pesos na ayuda para sa lahat ng Pilipino. Ayon sa mga nagsusulong ng panukala, tama lamang na 1,000 ang ibigay dahil dalawang tranches ang distribusyon nito. Ibig sabihin, dalawang beses makatatanggap ng 1,000 cash aid ang lahat. Layering lang yan eh. Una muna, may base ka, 1,000 sa lahat. Tapos, kung na-quarantine ka, meron ka ding extra. Kung nawalan ka ng trabaho, meron ka ding extra. Kung, di ba, kung sa negosyo, meron din silang mga privileges. It depends on your ano, on your situation. Pero ang base is first tranche, 1,000 ka kagad. Ipinaliwanag rin ng mga nagsusulong nito na kailangang ibigay sa dalawang tranche ang ayuda sa kabila ng banta ng pandemya. Tanong kasi ng mga tutol dito, bakit dalawang beses papipilahin ang mga Pinoy para kumuha ng ayuda? Paliwanag naman ni Ways and Means Chairman Joey Salceda, malaking pondo ang kakailanganin kung ibibigay ng buo ang 2,000 cash assistance. Kaya minarapat nilang hatiin ito sa dalawang tranche. Yan po yung ano, you want, but we want, kasi baka lalo tayong magutom po pag di na grade tayo. Mr. Chair? Basically, it's the availability of funds, kung Arlene na. May limitation din tayo. Ganito rin ang tanong ni dating Speaker Alan Peter Cayatano. Ani Cayatano, impractical ang 1K ayuda ng Bayanihan 3 kumpara sa 10K ayuda bill na isinusulong nito. Sa panukala na dating speaker, 10,000 pesos ang matatanggap na ayuda ng bawat pamilyang Pilipino. Ang tingin namin, masyadong impractical ito, no? So, dalawa po ang aming ididibate or ipaglalaban. Number one, mas may impact sa buhay ng tao yung 10K per family. Because sapat ito na magbayad ng tubig, ng kuryente, konting pagkain. Pero kung mga kalahati ng 10K, pwedeng ipang negosyo. Doon sa 10K per family, sanay na tayo to give per family. May listahan na tayo. Lalawakan lang yung listahan kasi may mga problema pa rin. Sa 1K per individual, anong gagawin mo? Pati 9 months old na bata, na baby, papipilahin mo. 90-year-old na si lolo't lola, papipilahin mo. Di ni Cayetano na mahihirapan ang local government units kung dalawang beses magkakaroon ng payout, lalo pat nariyan pa rin ang banta ng COVID-19. Sa bagong bersyon naman ng Bayanihan 3, inaatasan ng Bureau of Treasury na isumite sa Kongreso ang certification ng available na pondo na siyang gagamitin para sa unang phase ng panukala. Sa unang phase, 167 billion pesos ang ilalabas na pondo, 196 billion naman sa second phase at 42.6 billion sa ikatlong phase. Para sa ayuda, mahigit sa 200 billion pesos ang budget dito sa Bayanihan 3. Gagawin natin, Ma'am Sharon, kung ano yung certification na availability of funds will be issued by the Bureau of Treasury. The remaining will be the standby fund. Ngayon, ito nga yung aming panawagan eh, no, na para magkaroon tayo ng ano ng committee as a whole, no. I-convert natin yung Kongreso. Para na sa ganun, lahat nakakapag-participate sa Kongres, pati na yung mga hindi member ng mga committee, nakakapag-participate sa isang usapin na talagang napaka-importante. Samantala, 300 katao naman ang nabigyan ng 10K ayuda ngayong araw sa Laguna. Bahagi ito ng paghimok ng kampo ni Cayetano na mas mainam ang 10K ayuda kumpara sa 1K ayuda ngayong may pandemya. Troy, tutol ang DBM na kunin sa for later release yung pondo ng Bayanihan 3. Yung for later release, yan ay nakapaloob sa 2021 General Appropriations Act. Ang Department of Finance naman, mas gusto nila na gawin na lamang o ipondo na lamang sa vaccination yung budget na ilalaan para sa Bayanihan 3. Nilino naman ni former Speaker Cayetano na hindi sila kontra sa Bayanihan 3, bagkus ay nakukulangan lamang sila doon sa ayudang ibibigay kapag naisabatas yung nasabing panukala. Dahil nga lusot na sa committee level, inaasahan na pag-uusapan na sa plenary yung Bayanihan 3. Target naman ng liderato na maipasa ito sa lalong madaling panahon. Troy? MJ, malinaw doon no, na sa isang libo na ayuda ay dalawang beses itong matatanggap
ng mga ating mga kababayan. Pero tuwing kailan ba ito ipapamigay? Is it once a week, once a month, or once a year? Troy, pag naisabatas yung Bayanihan 3, pag nabigay yung first tranche ng 1k Ayuda, after 3 months, ibibigay yung second tranche. So yun yung nakapaloob sa proposal ngayon na pinagdebatihan. Sa version naman ng 10k Ayuda Bill ni Speaker, former Speaker Cayatano, ang gusto niya mangyari, 10,000 pesos per family ang bigay ng ayuda, one-time cash assistance lamang ito. Pero tingnan natin kung mapagbibigyan ba, kasi nga yan ay dinideliberate at pag-uusapan sa plenaryo sa mababang kapulangan ng Kongreso. Alright, alright, alright.